Ito ko kaya yung dito sa ating church. Okay. And so, tuturuan nila tayo kung paano mag-ipon. Amen? And nakakatuwa kasi nag-celebrate din ng anniversary ang SMART and we were specially invited. And you remember that SMART is giving us free SIM cards. And sabi niya sa general manager ng SMART, sabi niya, alam niyo ba, Pastor, na meron kaming scheme ngayon na bawat Pilipino na nasa SMART Pinoy ay makakaipon siya sapagkat every time na bibili siya ng SIM card ay mayroong in peso, 10 pesos yata na savings, tinatawag nila. Meron daw silang isang subscriber sa somewhere in Mountain Province na nakaipon siya hanggang 20,000 pesos yun sa Pilipinas nang dahil lamang sa katatawa. Hello. Kasi in 1 year yun, ha? Nakaipon siya ng ganun kalaki. Kasi sabi niya, matyaga ka lang mag-load sa amin, and lalo na kung nasa internet ka, mas malaki ang share mo every time na nag-load ka. So, who knows? Baka mahikayat kayo na lumipat na sa SMART. Okay? Anyway, whether hindi man ako naghihikayat sa inyo, I discourage business inside the church. And I don't approve of that. But since bahagi na ng buhay ninyo yun, tatawag at tatawag kayo sa Pilipinas, bakit ayaw niyong piliin yung kahit nakaunti ay nakakapag-ipon kayo? Aliwan na? Another good news, lads. Okay lang kayo? Amen! Kala niyo, this week, I think Thursday, alam niyo ba na meron tayong bagong Facebook page ngayon na ginawa ni Marisa and company? Sila sister Sharon and Dana, sila grupo Isaac. At doon ay nilalagay na lang yung video ng ating service every Sunday. I think naka-isang buwan na tayo, right? Okay. Mayroong isang nanood sa Singapore. Okay? Alam nyo, siyempre, worldwide ito eh. Anybody can watch. Okay, hindi ko sasabihin sa inyo kung sino siya. Okay, hindi nyo kilala. Eh lang, nag-text siya sa akin. Sabi niya, Pastor, I want you to know that I am one of your avid listener and viewer of your program, of your church service, Sunday after Sunday. And last Sunday, I heard na pupunta ka sa Palawan. Okay, and then sabi niya, I want to be involved in your ministry in Palawan. And so I'm going to send you 100 Singaporean dollars. At dala ko ang 100 Singaporean dollars. Now, 1 Singaporean dollars is almost 6 Hong Kong dollars dito. Diba? 6 Hong Kong dollars. So that is equivalent to at least 6 pastors. Bali 600 Hong Kong dollar yun. And sabi ko sa inyo na we are going to support $100 for every pastor na attend ng seminar sa Palawan. Wow! Akalain niyo yun, nauna pa ang Singapore kesa sa inyo. Hello! Amen! And so, mga kapatid, baka po tayo ay mapahiya. I want to encourage you to at least support one pastor. We are envisioning na mayroong mga 200 pastors that will attend our seminar on March next year. Eh ngayon pa lamang naghahanda na kami. We want to secure the place where we are going to hold this seminar doon sa Puerto Princesa. And kailangan magpadala kami ng pera para mabook namin yung place doon. Ako'y natutuwa dahil yung mga sasama sa akin. And I praise and thank the Lord that this new generation of pastors are coming with me. And kailangan yung church ni Pastor Rodel, it's a small church. They are just less than 50.
And yet, they are sponsoring at least 30 pastors. Wow. Yung church ni Pastor Melvin is also a small church, and yet, they are sponsoring. Sabi niya, 30 lang ang sabi ko sa kanila, kanya lang sumubra yung pera, may pera na sila. They are sponsoring 50. Wow. Ang life po, ilang kaya ang sponsor natin? Iyon ang malaking ano. Amen? So huwag po kayong pauhuli, sabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 8 ba yun? Sabi niya, pinapauna ko na ito sa inyo upang maihanda ninyo ang mga bagay na dapat na ilikom para sa kaharian ng Diyos. Upang nang sa ngayon, kung kami padarating dyan, ay hindi kami ma-embarrass na hindi pala kayo handa. Yun ang sabi ni Apostol Pablo. Sinasabi ko rin sa inyo ngayon. Hallelujah. And so, I wish that you will pray and hear from the Spirit of the Lord how many pastors you are going to sponsor. One is fine. It's okay. Two is good. Three is better. Four will be wonderful. Okay? It depends on how the Lord speaks to you. Anyway, wala pong persahan ito. It's up to you. And so, tunghayan po natin ang salita ng Panginoon. And that is the reason why this week has been splendid for me. Amen? Today, your Sunday is going to be wonderful yet again. I pray that what happened yesterday and this morning is going to happen to you also this afternoon. Tunghayan po natin ang salita ng Diyos, 1 Corinthians chapter 1, verse 18. Sabi po dyan sa inyong bulletin, for the message, ang mensahe ng cross ay foolishness, is foolishness to those who are perishing. Sa mga nangawawala, ang mensahe ng cross ay walang kabuluhan. But to us, para sa atin who are being saved, sa atin na iniligtas, ang mensahe ng cross, it is the power of God. Amen. Say that with me. The message of the cross is the power of God. Ang kapangyarihan ng Diyos ay naipapahayag sa mensahe ng cross. My friends, this morning and this afternoon, I'd like to share with you the title of our message from your bulletin. It says there, The Cross Illusions. Alam niyo, yung word na ilusyon ay hindi kaila sa atin. Pagka ang isang tao ay nasa ilusyon, para bang siya ay nangangarap ng gising. Ngunit meron pang isang kahulugan ng word na illusion. Another term in English language is misconception. Maling pagkakaintindi, maling pananaw, maling akala. The cross is the symbol of Christianity. Lahat ng kapilya na makikita mo ay kadalasan ay mayroong cross. The cross is the symbol of our faith. And yet many do not understand the message of the cross. Maaaring meron kang palawit na cross. Maaaring ikaw ay may cross. Nagawa sa palapanong nyo na binindisyonan ng pari. At ngayon, hanggang ngayon, ay itinatago mo pa. Ang cross na yon ay walang halaga. Ang cross na yon ay baliwala. Ang cross na nakalawit sa iyong dibdib ay baliwala kung hindi mo alam ang mensahe nito. Sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos, and I want you to understand, the word power comes from the word dynamis. Sa Greek po, yung dynamis, doon natin kinuha yung word na dynamo, yun na, doon natin kinuha yung word na dynamite. Ang isang tao ay napaka
active, ang tawag natin sa kanya ay dynamic. And these words, there is only one meaning. A person that has the power of God is powerful. Today, isa lang ang goal ko ngayong hapon, katulad ng goal ko kanina umaga at kahapon, nais ko na lalabas ka rito na mayroong kang panibagong kapangyarihan. Kapangyarihan na hindi nanggagaling sa iyo, ngunit kapangyarihan na nanggagaling sa Diyos, kapangyarihan sa pagkakaintindi at pagkakaunawa ng kahulugan ng cross. Nais ko na pag-alis mo dito ay wala ka ng ilusyon patungkol sa cross. Amen? Amen. Mayroon isang batang lalaki. Daladala siya ng nanay papunta sa worship sa isang iglesia. And during the sermon, the boy was listening attentively to the message that day. The preacher was preaching about the crucifixion of Christ. And it was so moving that the boy began to weep. Ang dahil sa napaka-moving na mensahe ng pastor na yun, biglang umiyak yung 7-year-old siguro na mana. Maya-maya, hindi lang siya umiiyak, talagang nagpapalahaw na siya. And so, yung nanay, nakasama, dahil na nag-aagaw na siya ng atensyon sa marami, ay siniko niya ang kanyang anak. At ang sabi niya, very embarrassed, she whispered to him. Ngunit ang whisper na yun ay rinig ng marami. Hindi na siya whisper. Ang sabi niya sa kanyang anak, shut up. Don't take it too seriously. My friends, ngayong hapon ito, I want you to take this seriously. You are free to sob if you feel like to. You are free to weep if God moves you. But even if He doesn't, I want you to take this thing very seriously. You know why? Because the message of the cross is the power of God. Amen. Amen? Amen. Ang mensahe ng cross ay kapangyarihan ng Diyos. Naku, kapangyarihan ito. Ang ibig sabihin ay ito ay kapangyarihan upang mamuhay ka na hindi mahina. Maraming mga Kristiyano ngayon mahina. Amen. Maraming mga Kristiyano ngayon nanlalambot. Maraming Kristiyano ngayon wala ng apoy. Maraming Kristiyano ngayon parang hindi Kristiyano. Dalangin ko bago ka umuwi, magkakaroon ka ng panibagong apoy. Magkakaroon ka ng panibagong sigla sapagkat ang mensahe ng cross ay kapangyarihan ng Diyos. Amen? There are five things I want to share with you today. Number one, the cross illusion. Siguro maintindihan natin na we are going to get rid of the illusion and come to the reality kung bibigyan natin ng pansin kung ano ang cross ay ano ang cross na hindi siya ano ang hindi patungkol sa cross. And so the statements that you will see there starts always with a not. Okay? And so, the message of the cross, number one, is not sentimental, but sacrificial. You see, how many of you have witnessed the film of Mel Gibson, The Passion for Christ? Yeah. Napanood nyo lahat? Amen. Sino hindi nakapanood taas ang kamay? Hindi mo pa napanood? Okay. Will somebody also show our sister. Alam nyo, pag napanood ninyo yung Passion of Christ,
Sabi po ng karamihan, sabi ng mga pastor, sabi ng mga Bible scholars, of all the film about Jesus and his crucifixion, the film of Mel Gibson is the most realistic. Amen. And it is the most biblical of all. Parang talagang sinunod ni Mel Gibson yung anong nangyari doon sa Four Gospels. And ayaw ko kung katulad mo ako, nung napanood ko yun, nung unang panahon, talaga namang hindi pwedeng hindi ka mapapaya. Hindi pwedeng hindi mo madadama ang kapighatian ng anak ng Diyos na nangyari sa kanya. Kanya lang, pagkatapos po ng movie, okay na naman. Parang hindi nagtagal yung mensahe noon. Ang tawag po doon ay sentiment. Now, this afternoon, I don't want you to have just sentiment. Maayos po na magkaroon ka ng sentimiento. Ngunit higit na maayos, kung malalaman mo ang kahulugan ng cross ay hindi lamang na madama mo ang sentiment mo patungkol sa iyong nakita, kundi maranasan mo at malaman mo na ang nakita mo at naranasan mo ay sacrifice. Amen? It is sacrificial. Let's read in 1 Peter chapter 2, verse 23 to 24. When they hurled their insults at him, siya ay ininsulto, siya ay inalipusta. He did not retaliate. Hindi siya lumaban. When he suffered, nung siya ay nag-tiis, he made no threat. Hindi niya sinabi, bantay ka lang. Hallelujah. Instead, he entrusted himself to him who judges justly. Pinagkaloob niya ang kanyang sarili sa kanya na huhusga na may katarungan. He himself bore our sins. Siya raw ang nagdala ng ating kasalanan sa kanyang katawan doon sa puno. You see, the cross is also the tree. Another term for the cross in the Bible is the tree. He was hanged on the tree so that we might die to sin. Upang nang sa gayon, ikaw at ako ay mamatay sa kasalanan at mabuhay sa righteousness or sa katuwiran. And then may tubo pa, may paaman. By His wounds, you have been healed. Wow! Sa pamamagitan ng kanyang mga latay, sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, ikaw ay pinagaling. Amen. Hallelujah. Isn't it wonderful that healing is included in the cross? Amen. It doesn't matter what kind of ailment you have this morning, whether it is spiritual or psychological, even financial, God can heal your purse. Amen? Amen. Hallelujah. Ramihan sa Hong Kong, may sakit ang kanilang mga wallet. God can heal your wallets too. And this is made possible. Ang mga bagay na ito ay posible lamang dahil somebody, someone died on the cross of Calvary and His name is Jesus Christ. My friends, you see, many years ago, during the Civil War in the United States, Robert Lee told a popular story or powerful story about a mountain school. Meron isang school na nasa bundok. Alam niyo, hindi lang Pilipinas ang may bundok. Sa US may bundok na yun. May taga-bundok din sila doon. It was the same, they had a hard time keeping a teacher. Walang magtiyaga na teacher dun sa bundok, hindi dahil sa akyatin siya, ngunit dahil sa there is a group of big, tough boys
who took pride in running the teacher off. So, mga bully yung mga boys doon. And ang mission nila, kada may bagong teacher, hindi nila patatagalin. You understand? And so, these are rowdy, undisciplined boys. A new young teacher, though, made a difference. Mayroong isang young, very young teacher na pumunta doon and he made a difference over the boys. He let them write the rules of the school. Pinulong niya yung mga bully at ang sabi niya, okay, para hindi tayo magkagulo kayo, ang gagawa ng rules dito sa school. Okay? And so, sabi dito, they let them write the rules of the school which are very strictly enforced with a rod. For example, cheating would be punished with 5 strokes of the rod. Pagka meron nag-cheat, nangopya, sa exam, 5 hagupit ng rod. Pag ikaw ay nagnakaw, the stealing, it is going to be punished with 10 strokes. Okay? Both to be given with the offender's clothes off. Now, in that school, the toughest guy, ang pinaka-tough sa mga high school na yun, ay, ang pangalan niya ay si Tom. He is a big guy, you know, and he is mean. One morning, Tom's lunch was stolen. My God, the biggest boy in class, the meanest boy in class, nawawala ang lunchbox niya. And after a frantic search, a frail little boy in a hand-me-down clothes that were too big for him admitted his guilt. Sabi niya, ako ang kumuha ng lunchbox mo. Wala akong hapunan kagabi, wala akong agahan kaninang umaga. Ang kauna-unahang lunchbox na nakita ko, kinain ko. Hindi niya alam kay Tom pala yun. And so you know the punishment, 10 lashes of the rod. The school rules demanded that he be whipped. And the teacher called the little fellow upfront, and he came whimpering and begging to leave his coat on. The pupils insisted that the boys insisted he obey the rules and take off his coat. When he did, there was a deathly silence that settled over the room, for he had no shirt on, and his body is like skin and bones. The teacher gasped and he dropped the rod. He knew he could never whip the little boy. And so there was silence. Suddenly, Big Tom went in front and stood between the two. And he said, I will take the beating for him, teacher, for after all, it was my lunch he stole. Kaya ako na lang ang magpapahagupit in his place. He removed his coat. And at the third blow, the teacher, I do not know why he did this, he threw the rod in the corner and said, that is all, school is dismissed. Since that time, there was a change in the school. Wala nang bully. Wala nang rowdy, mean class. You know why that happened? Because someone like Tom was willing to take the place of another. 2,000 years ago, somebody died in your place. He doesn't have to. He is not mean like Tom. He is not a sinner like any one of us. He is the Lord of glory. He is holy, just, and true. Wala siyang kasalanan, and yet he came down from his heaven's throne, took your place and my place, and since then we were never the same, because somebody died in your place
in my place. There is a song that I used to remember every time there is communion like this, and it's one of my favorite songs. Sabi ng awiting yun, yes, I could have been crucified. I could have suffered and died. I could have hung on the cross in disgrace. But Jesus, God's Son, took my place. My friends, alam niyo kung bakit ang isang Kristiyano is not the same anymore? Because the same sacrifice that was done 2,000 years ago is still effective today more than ever before. It has the capacity to change your life. Yeah. The moment na ma-realize mo na somebody took the blow, somebody paid the debt you cannot pay. Hallelujah. Ginagarantiyahan po ng salita ng Diyos na pag naintindihan mo ang mensahe ng cross, pag naintindihan mo na may nagbayad sa iyong kasalanan, pag naintindihan mo na somebody suffered because of your sin, you are going to change. Because that is the power of the cross. Amen? Kaya, this is the meaning that the enemy doesn't want us to hear. Ito ang isang mensahe na aayaw ng Diablo na marinig mo. Sapagkat pag narinig mo ito, malalaman mo na mayroon kang kalayaan. Ay aayaw ng Diablo na ikaw ay malaya. Aayaw ni Satanas na ikaw ay mapawalang sala. After all, wala kang kapital. Hallelujah. Wala kang gagawin. Alam mo kung anong gagawin mo lamang? Natanggapin mo siya. You will trust Him. Magtitiwala ka sa Kanya. Tatanggapin mo ang mensahe ng cross at pagkatapos noon, you are going to change. It is not sentimental feeling. It is sacrificial. Amen? Amen. Hello, are you there? Amen. Praise the Lord. I trust na nagtalihit tanghalian kayo lahat. Yeah. This brings us to the second, the cross illusion. The message of the cross is not shameful. Hindi kahiya-hiya. Ngunit siya ay cheerful or hopeful. Sabi po ni Apostle Pablo sa Galatians 6:14, may I never boast. Sana wala akong ibang may pagmamalaki, kundi ang cross ng ating Panginoong Jesucristo, through which the world has been crucified to me, and I to the world. Kapatid, sana ay wala ka ng ibang maipagmamalaki. Hallelujah. Huwag mo ipagmalaki ang ipon mo. Mauubos ka agad. Amen. There is someone na maipagmamalaki mo na hindi nauubos. Hindi nagmamaliw. Hindi na wawalan ng kapangyarihan. And that is the cross of Jesus Christ. Amen. Now, there is something that I want you to understand. Sabi ni Apostle Pablo, hindi ako magmamagaling. I am not going to boast anything except the cross of our Lord Jesus Christ. Why? Because sa pamamagitan noon, through that which the world, ang sanglibutan ay naipako sa akin at ako ay naipako rin sa sanlimutan. Hallelujah. Anong ibig sabihin nito? You see, another meaning of the cross is death. Patay na ako sa sanlimutan at ang sanlimutan ay patay na sa akin. Amen? And again, this is something that many times in the church, we used to talk about the present. But there is something more. You know that God did not only die for your present life,
but He also died for your future life. Amen? Ang mensahe ng cross ay hindi pa lamang para sa ating mga dreams, ating hopes and dreams in the present, but more so of our hopes and dreams for eternal life. I want you to understand that you have eternal life. Amen. Hello? Amen. I want you to understand that this is not the life only that we hope for. Mayroon pang eternal life. Alam nyo kapatid, yung mga namatay doon sa nangyari sa Pilipinas, sa Davao, maabot na yata sa 20 ang namamatay. Not one of those 20 wala doon sa 20 yun na namatay or hoping that they are going to be in the hospital or that is going to be the last journey on earth last September 2. Nasaan kaya sila ngayon? Ganun din ang bawat isa sa atin. Do not just work for your family. Work for your eternal redemption in Christ. Ang hope natin is ang hope natin, kaya nga tayo we are of all men most hopeful, because whether we live or we die, we are the Lord's. Yun ang sabi ni Apostle Pablo, whether I live or die, I am Christ. Ako ay para sa Panginoon. Mayroong isang lalaki, nagtatrabaho siya sa isang coal mine. And nagkaroon siya ng sakit sa baga, and so na-terminate siya kaagad. Alam niyo, pag nagtatrabaho ka sa minahan, you can easily catch these things. And yung bahay nila nandun lang sa malapit doon sa minahan, kaya araw-araw nakadungaw siya doon sa bintana at nakikita niya yung mga minero na will go there inside the mines every day. And siya palubha ng palubha yung kanyang kalagayan, and to add insult to injury, the company did not even pay him compensation for being sick. The injustice of this world. And then sa palubha siya ng palubha, dumaan ang mga taon, di na siya nakapag-asawa. And he become just waiting for the inevitable death. Sa araw, mayroong nakita na niya yung kanyang mga kasamahan na naging maayos ang kanilang mga buhay. The company also grew large, and yet siya ay naiwan sa kanyang kalagayan. Isang araw, may dumating na isang lalaki, isa sa kanyang mga kasamahan, at instead na i-cheer up siya, ay para bang tinutuya pa siya sapagkat siya ay isang Kristiyano. Tinanong siya ng kanyang kasamahan, sabi niya, "I hear that you believe in God and claim that He loves you. How can you believe such things after all that has happened to you? Paano ka maniniwala pa sa isang bagay sa kabila ng mga bagay na nangyari sa iyo?" The old man hesitated and then smiled. Matanda na siya ngayon. Sabi niya, "Yes, there are days of doubt." Merong mga araw ng pagdadalawang isip. "Sometimes Satan comes calling me on this fallen down old house of mine. He sits right there by my bed where you are sitting now. He points out to my window to the men I once worked with whose bodies are still strong. And then he asked me, 'Does Jesus love you? Ikaw ba mahal ni Jesus?' Then Satan makes me look at my tattered room and points to the fine homes of my friend and asks again, 'Does Jesus love you?' Finally, Satan points in the grandchild of a friend of mine who had everything I do not have, and Satan waits for the tear in my eye before he whispers in my ear, 'Does Jesus really love you?' And so the young man asks, 'And what do you say when Satan speaks to you that way?' Said the old miner with a smile on his face. Sabi niya, 'You know what? I just take Satan by the hand
I led him to a hill called Calvary. And there I will point to him the nail-pierced hands, the thorn-torn brow, and the spear-pierced side. Then I whisper to him and say, doesn't Jesus love me? My friends, if you do not know the meaning of the cross, pag wala ka ng pera, wala na. Pero pag alam mo ang kahulugan ng cross, alam mo na baliwala ang sanglibutan nito. Mayroon tayong pupuntahan. There is eternal rest. Hallelujah. And so, napakahalaga po sa atin kasi pagka ang hope mo lang ay sa ating panahon ngayon, kung ang hope mo lang ay makaipong ka, kung ang hope mo lang ay mapatapos ang iyong mga anak, kung ang hope mo lamang ay magkaroon ka ng maayos na bahay, kung ang hope mo lamang ay magkaroon ka ng maayos na retirement. My friends, there is another retirement which is eternal. Amen. Yun ang higit na mas mahalaga kaysa sa retirement dito. Hello? Amen. Kaya huwag mo pag-ipunan lamang ang retirement mo. Huwag kang magbayad ng SSS lang. Hallelujah. Magtapat ka rin sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Because that is eternal retirement. This brings us to the third. You see, the cross illusion, the message of the cross is not weakness, but success. Marami nagsasabi na ang cross daw ay kahinaan. No! Ang cross ay tagumpay. Sabi nga ni Pablo sa Colossians, nung kayo ay patay na sa inyong mga kasalanan. Alam niyo, ang lahat ng tao na hindi nananampalataya sa Panginoon ay nasa kasalanan. At kung ikaw ay nasa kasalanan, ikaw ay patay. Hello? Amen. You are dead! Eh, sasabihin mo, eh, pangat naglalakad pa sila, eh, kasi nga, zombie. You understand? Zombie. So when you were dead in your sin, and in the uncircumcision of your sinful nature, listen to this, God made you alive! Amen. Kaya kung hindi ka alive ngayong hapong ito, something is wrong. Hallelujah! Dapat ikaw ay buhay. Amen. Not only in the physical sense, but in the spiritual sense, you must be alive. Amen. And so sabi nito, He forgave us all our sins. And one thing that is interesting about this is the Lord has forgiven your past, your present, and your future sins. Amen. And then he said something. He canceled the written code with its regulations. Hindi na tayo pinahirapan ng Diyos. That was against us and stood opposed to us. Dinala niya ang lahat ng ito. Saan daw niya dinala? Ipinako niya sa cross. And so my friends, ngayon po ito, kung meron kang failure, meron kang frustration, meron kang bitterness, be ready. I'm going to ask you mamaya. We are going to nail it on the cross. Sabi ng iba, charge to experience? No. We will charge it to the cross. Amen? Amen. Pagka tinyards mo sa experience, sabi na, charge to experience na lang yan. Pero maya-maya, naalaala pa rin. It's tinyards na, pero nandiyan pa rin. You understand? Pero isang bagay lang, pag tinyards mo siya on account of the cross of Jesus Christ, I tell you, that is the reason why it's powerful. He took it away, nailing it on the cross. And then he said something like this.
He disarmed. Dinisarmahan niya ang lahat ng kapangyarihan. Now, sino ito? Anong mga kapangyarihan ito? Ang diablo. The prince and the power of this air. Marami sa inyo, takot sa aswang. Marami sa inyo, ay talaga namang takot sa tilig. Amen. Marami sa inyo, takot dun sa mga imahin na nandun sa inyong employer staff. Ang lilisik pa naman ang mga mata. Tapos may mahabang sword na gano'n. Tapos mahaba ang kanilang barbas. Eh, pakiramdam mo, laging nakatingin sila. Pinagdidilatan ka. Tapos, pinapupunasan sa'yo ng employer. You understand? Hallelujah. Alam niyo mo na ang lahat ng masasamang espiritu dapat takot sa iyo eh. Hindi ikaw ang dapat takot. Alam niyo kung bakit? Dinisarmahan na sila ng Panginoon. The powers and authorities, pinahiya pa sila. He made a public spectacle of them. Why? Because he triumphed over them by the cross. So kayo na nakakarinig ng mga tinig-tinig wheel. Again? Kayo na laging para bang merong nakikita ng multo. My advice. Rebukin mo. Amen. Sabihin mo, takot sila sa pangalan ng Diyos. They are afraid of the name of Jesus. Sabihin mo lang, in the name of Jesus, huwag mo akong takutin. Hindi na ako takot sa iyo. Alam mo kung bakit? Ikaw ay dinisarmahan na. Wala ka ng kapangyarihan sa akin. Dahil dinisarmahan ka ng Panginoon sa cross ng Kalbaryo. Every time you remind the enemy of the sacrifice that Jesus did on the cross, they will be silent. They will flee away. You know why? Because they cannot. There is one thing they cannot take, and that is the truth of their defeat. Immediately they will flee. Kaya huwag kang matakot sa mga espiritu-espiritu na yan. Hello? Amen. Mas matakot ka sa mangungutang. Amen. Ang mangungutang, kahit rebukin mo, in Jesus' name! Hindi tatakbo yan! Pero ang diablo, pag narinig nila ang pangalan ng Panginoon, basta ikaw ay tunay na Kristiyano, ha? Tinanggap mo si Lord as Lord and Savior of your life. At alam mo na si Lord is residing in your heart. Alam mo na ikaw ay anak ng Diyos. You have authority over demons. Okay? Hello? Amen. You will trample on them, on your feet. Sabi ng salita ng Diyos. Aapakan mo sila. Eh, bakit takot ka ngayon? Hello? Mas katakutan mo nga yung mangungutang na yan. Alam nyo, huwag nyo re-rebukin ang mga mangungutang. Hindi yan nakukuha sa review. Ang pinakamagandang bagay na gagawin mo sa mangungutang, tumakbo ka na! Sabihin mo, sandali lang ha! Ubalin mo ka agad ng chinelas. Wala kang kalaban-laban dyan. You understand? Pero ang diablo, wow. Banggitin mo lamang in Jesus' name. Inawit natin kanina. Remember? They tremble at the name of Jesus. Hallelujah. Nanginginig daw sila sa pangalan
ng Panginoon. Kaya huwag kang natatakot. Amen? Pero pagka mangungutan na, takbo! Iwanan mo kagad. Hindi ka mananalo dyan. Amen? Hallelujah. Do you know what are the victories of the cross? I like this. I heard, I read this from Matthew Henry. Sabi ni Matthew Henry, the victories of the cross. Ano yung mga tagumpay ng cross? Sabi niya, His wounds is your healing. His agony is your peace. Ano mo na ikaw ay Kristiyano, dapat meron kang kapayapaan. Amen. Kapatid ko, alam mo lang na na ginawa ng lahat ng Panginoon para sa'yo, dapat may kapayapaan ka. His conflict is your conquest. His groaning is your song. His pain is your ease. His shame, ang kanyang kahihiyan, is your glory. His death is your life. His suffering is your salvation. My friends, hallelujah. I'd like to hear another story. This one is very interesting, I assure you. Okay ba? Amen! Kinig pa kayo lang sa akin. Amen! Okay. Okay, si Kuya katabi mo para hindi. Noong 1999, September 1999, si Pastor Toy Seng. Bakit ganun ang pangalan niya? Kasi Cambodian siya. Okay? Si Pastor, pumunta siya sa kasuluk-sulukan ng Northern Cambodia. Ang pangalan ng village ay Kampong Thom. Kampong Thom in Northern Cambodia. Napaka-isolated ng lugar na yun. At alam niyo, sa Cambodia, dalawa lang ang maaaring religion ng tao. Buddhism at saka spiritism. Okay? Yung spiritism, may spiritista katulad ng sa Pilipinas. Yung Buddhism, may katulad ng Buddhism dito sa Hong Kong. Christianity sa Cambodia is never heard. Lalong-lalo na sa lugar na yon. And so, si Toy Seng ay isang missionary na pumunta doon sa kasuluk-sulukan ng Northern Cambodia. And it is a forest and so on, naglakad siya. Christianity there was virtually unheard of. Kanya lang nung dumating siya doon sa Kampong Thom. So, much to his surprise, when he arrived in one small rural village, the people warmly embraced him and his message about Jesus. In fact, he was so successful that, sabi niya, teka muna, something is wrong. Wala man lang akong naramdamang resistance. People readily accepted Christ as Lord and Savior of their lives. Bakit kaya? And so when he asked the villagers about their openness to the gospel, a very old woman shuffled forward, bowed and grasped Seng's hand as she said, sabi niya, Pastor, we have been waiting for you for more than 20 years. And then, sabi niya, bakit kaya? And then she told him the story of the mysterious God who hung on the cross. Ikinuwento niya ngayon na may nagpakilala daw sa kanila ng Diyos na ipinako o ibinitin sa cross. Now, subtract 20 years from 1999, in 1970s, the Khmer Rouge. Alaala niyo yung Khmer Rouge? Yeah. Katulad ng NPA sa atin. They are the brutal communist-led regime that took over Cambodia, destroying everything in its path. Nakarating din sila sa lugar na yun ng Kampong Thom and in that place, the village in 1979, and they immediately rounded up the villagers and forced them to start digging their own graves. Alam mo, i-massacre sila, ilang bago sila i-massacre, if they have to dig their own graves. And they were digging a very large hole.
everybody was crying out to Buddha. Everybody was crying to their own God. Now this old woman, he was still very young then, 20 years before. Sabi niya, I remembered mom, my mother, told me, because my mother would travel many miles to go to school doon sa bayan. And the missionaries there told him that there is a God who hung on the cross. Yun lang ang na-retain sa isip niya. Nasabi daw ng nanay niya na may Diyos na ibinitin sa cross. Eh nung panahon niyo na nagbidig sila ng grave, everybody was crying out to their God. Sabi niya, there is a God. He was reminded of that God who hung on the cross. And so sabi niya, I began to weep. And I began to call on that God who hung on the cross. Sabi niya, if you really hung on the cross, then you know the suffering that we are going through right now. And he begins to wail. Suddenly, siguro nagsawa na siya katatawag sa kay Buddha yung mga katabi. I-try natin itong God who hung on the cross. And so suddenly there was a chorus of people, sabi niya, while we were digging, we were crying out to the God who hung on the cross. Sabi niya, we do not know what happened. But after we dug that hole, we looked around and the soldiers were gone. Hallelujah. Nawala raw yung mga sundalo, hindi nila alam kung bakit. Still, we do not know until today, sabi niya. But praise God, since then, we waited for someone who would tell us the identity of this person who hung on the cross. And now is the day, dumating ka na. My friends, this kind of story still happens today. The message of the cross has power to change lives. Today, there is a thriving ministry and a thriving Christian ministry in that place hanggang ngayon. Mga kapatid, it is not weakness. The cross is not weakness. It is success. Amen. It is triumph. Amen? Amen. Number four. The cross, the message of the cross is not a sacrament. It is a commandment. Hindi ko alam kapatid kung marunong kang mag-antada. Yung pag-aantada ay gayon. Kaya lang there is no amount of antada that can help you hanggang hindi mo ipinamumuhay ang cross. Because the cross is not a sacrament to obey, a sacrament to live, but a commandment to obey. Hallelujah. You see, Jesus said to his disciples, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. Nasabi ko na sa inyo noon na ang cross hindi ibinibitin sa liig, pinapasan. Amen. May pagpinasan mo yung mabigat nyo. Yan ay hindi cross na papel. At yun ay cross na hindi na ginto. I can assure you, yung cross na yun is very rough. You understand? Siguro ay kumuha lang sila ng dalawang kahoy at pinagpatong na ganun at itataas ka. Hindi katulad ng mga cross ngayon. Hallelujah. Kaya nga kapatid, huwag mo siyang ilalagay sa iyong liig. Kahit drug lord meron. Hello? Amen. True. Mga gangster meron nun. Amen. Huwag ka nang tumulad sa kanila. Kung meron ka ngayon, ibenta mo na. You understand? Hallelujah. Mas mabuti pa na ang cross, damhin mo ang mensahe niya,
mas malaki ang magagawa ng cross na yan sa iyo kesa sa ibibitin mo sa liyong liit. Amen. You understand? You see, taking up the cross, here is the, sabi po ni A.W. Pink, is one of the ministers in America. Sabi niya, taking up the cross means a life voluntarily surrendered to God. To take the cross is surrender. To take the cross is death to flesh. Para bang sinasabi, take your electric chair with you. Wala namang crucifixion sa ating panahon ngayon, di ba? Wala rin death sentence sa Philippines. Sana maibalik sa aming Duterte. At kung magkatotoo nga, meron na tayong bagong sabi ni Lord, take up his cross and follow me. Para bang sinasabi niya sa atin, take up your electric chair and follow me. Because the cross means death. Death to sinful passions. Death to sinful nature. Itaw ay kamatayan ng sinful nature. Makasalanan ng pita ng laman. Meron pong warning si David Wilkerson. I can still remember David Wilkerson. He's already dead. But I have read his book, The Cross and the Switchblade. It became a blockbuster film many years ago. The Cross and the Switchblade. He said something like this, be warned. It doesn't matter what anyone tells you about the great revival. Napakarami pong revival na masasabi ng tao ngayon. Or moving of the Spirit taking place. It doesn't matter how many multitudes are in bold, how loud their praise and worship is, how modern the songs they sing. It doesn't matter how successful a particular ministry may appear to be. If the cross of Jesus Christ is not the door through which the people come, you can rest assured it is not the work of God. Hello? Pagka hindi nagdaan sa cross ang bawat pumasok doon, yung revival na yun na sinasabi ay hindi galing sa Diyos. You see, sabi nga nila, napakadali daw magpalaki ng church. Imbitahan mo lang si Manny Pacquiao ng isang buwan. Tiyak na magkakaroon ka ng kahit tayo, kung imbitahin natin si Manny Pacquiao dito, bahay siguro mga madali tayo magkakaroon ng 1,000 na audience. Hello? Kaya lang pag-alis niya, wala na rin. You understand? Hallelujah. Lalo na kung hindi itataas ni Manny ang cross. Amen? Hallelujah. My friends, hanggang hindi po natin nakikilala ang tao na nabayubay sa cross niya, it doesn't matter if we are 1,000 or 10,000. It is not the work of God. Amen? Amen. Kaya wala kang choice. Sabi nga ng isa pang manunulat, I don't know who it was who wrote this, but I like it. Wala raw magsusuot ng corona. There are no crown wearers in heaven who are not cross bearers on earth. Hello? Alam niyo sa langit, may marami corona eh. I hope to wear them all. Sana. Okay? Kaya lang, baka mabigat. Lima siya eh. Number one is the crown of salvation. Number two is the soul winner's crown. Number three is the crown of endurance. Amen? Hindi ko na alam yung dalawa. But there are two more.
Okay? And these are given as the Lord, as you enter heaven, the Lord will grant you a crown. Baka may privilege yun sa heaven. I don't know. And yet, sabi ng may-ari nito, wala raw magsusuot ng corona sa langit kung hindi siya nagpapasan ng cross dito sa lupa. Amen. Amen? Amen. Hallelujah. The last but not the least. Makasabi sa katabi mo, huy, last night, gising mo. Gising na, gising na. Last but not the least, it is not an accessory, but identity. Ang cross daw ay hindi pala muti. Accessory. Okay, pag may accessory ka, mga babae, may mga accessory bag yan, nilalagay ng lipstick, talaga ng ano. Yan ang ibig sabihin ng accessory. Another meaning of accessory is accessory to crime. Okay? Ibig sabihin nun, ikaw ay kasapwa. Okay? Pero hindi yun ang meaning natin. Ang meaning natin ay accessory, gamit, or palamuti. It is not an accessory, but an identity. Now listen to this. Sabi ni Paul, I have been crucified with Christ. Sana po lahat tayo makapagsabi nito na may conviction sa ating sarili. Ako ay ipinako na sa cross kasama ni Jesus. Hindi na ako ang namumuhay sa aking sarili, but Christ lives in me. Inagrandihan kita, kapatid, pagka ikaw ay nakapako na sa cross. Pag ikaw ba nakabitin sa cross, maghahangad ka pa ng part-time? Hindi na. Paano ka bababa doon? Iyan na saan? Hindi ka lang makahinga ka pa part-time. Iyan na saan? Pagka ikaw ba nasa cross, sasabihin mo ba, kawawa naman ako maramdamin. Hindi eh. Pagka ikaw ay nasa cross na, nag-iisip ka ba bang maningil? Hindi na yun ang nasa isip mo eh. Ang nasa isip mo na ay, Lord, receive me in your kingdom. Amen! Hello? Pag ikaw ba nasa cross, may inggit ka pa? May nakita ka bang ipinako sa cross na, uy, ang ganda ng cellphone. Pagka ikaw nasa cross, mayroon ka ba bang pag-iintig? Bantay ka lang pag nanaw ka ko dito. Kaya mga kapatid, kailangan tayo magpabago sa cross eh. Lahat tayo kailangan marating natin itong sinasabi ni Apostol Pablo, hindi na ako ang namumuhay para sa aking sarili. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God. How can he say these things? Kasi sabi niya, wala na. Wala na akong ambisyon. Nakapako na ako sa cross. Pag nakapako ka na sa cross, mag-aambisyon ka pa. Magsasabi ka, paba na, uy, hindi pa tapos yung bahay ko. Pagka nasa cross ka na, magsasabi ka, paba, wala pa ako sa pagka nasa cross ka na, sasabihin mo, Lord, Lord, okay, kahit na yung mga kagalit mo, ang sasabihin mo, Lord, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Wouldn't it be nice? Yeah. Wouldn't it be nice that all of us will hang on the cross? Yeah. Wouldn't it be nice if God so allow us
that we will experience the crucifixion of Jesus Christ. Because a person that is crucified in his flesh no longer desires the passions of the flesh. Hallelujah. Talagang ko, lahat ng sinabi ng Panginoon sa cross, ganun din ang sasabihin natin. The basic things na lang ang i-desire mo. Sabi ni Lord, I thirst. Kalahin mo si Lord, hinubaran siya, hindi niya sinabi, uy, pakibalik ng aking baluba. Hindi na. You understand? He didn't even desire for a better burial. Sana alam niya na ipapako siya sa cross. Yung instructionan niya si Peter. Peter, pagka binaba niyo ako sa cross, may karoon kayo ng magandang ceremony. No, he didn't even think that way. How different does God think? My friends, let us identify with Jesus on the cross. Minsan, pagka, I don't know, pagka nasa kalagitnaan tayo ng suffering, ayaw ko kung sumasagi sa isip mo o hindi. In the midst of suffering, you can say, God, you don't know what it's like. Lord, hindi mo alam kung ano ang iniwan ng isang mahal. You don't understand. You don't have any idea what I'm going through. You have no clue. The cross is God responding to us saying, my child, I know. I went through all you have gone through. How many of you have gone through rejection? Yeah. Jesus more. On the day he was crucified, everybody fled. Hallelujah. Lahat ng disciples, si John lang, naiwan doon, at ang mga babae. How many of you have experienced pain? I mean searing pain. Ah, kapatid, wala sa katiting ang pain na naramdaman mo sa naramdaman ng Panginoon. How many of you experienced embarrassment? I tell you, Jesus did not only experience embarrassment, he was really inalipusta siya. Kalahin mo, Diyos, dinuruan ang Diyos. God is able to identify with us so that we may identify with Him. And so pagka nahihirapan ka sa employer mo, Lord, higit pa ang dinanas mo kesa sa akin. At dinanas mo yon para sa akin. Hello? Every time you feel that you are abandoned, the Lord has been abandoned too. Every time you feel that you are rejected, the Lord was rejected even more. This he has done that you and I, hallelujah, may share in His glory. Kaya merong fellowship ang Panginoon. The fellowship of His suffering. Amen? How many of you are lonely? That's the reason why Jesus said, Lord, my God, why have you forsaken me? I don't know if you know Sir John Bowring. But Sir John Bowring is one of the governors of Hong Kong. Kaya mayroong Bowring Street. Remember Bowring Street?
Sir John Bowring is a brilliant man who spoke 5 languages. He was elected to the Parliament of England 2 times. He was knighted by the Queen. He served 1 time as Governor of Hong Kong. It is said that he wrote 36 books on a variety of subjects. If you visit the Hong Kong Library, you will only find one of Sir John's writing. It's all we have left. And you're likely to find it in a hymnal. It is a poem which he wrote after a boat trip sailing along the coast of China, passing to Macau. And you will remember this, there is a cathedral there that only the front remains. Kung hindi ka pa nakapagpa-selfie doon, pumunta. Didn't you know that that happened during a city, the earthquake, level Macau? And he's nandun siya. And spying the ruins of the Mission Church, that church, protruding from those ruins was the cross which had stood atop the chapel. The impact of that cross caused him to write these memorable words. Doon sa kanyang aklat ay sinulat niya, "In the cross of Christ, I will glory, towering over the wreck of time." Sa cross ng Panginoong Jesus, ako ay magluluwalhati, sapagkat iyon ay nakatayo sa guho ng panahon. The cross of Jesus Christ does tower over the wreck of all humanity's hopes, dreams. It is still towering today. My friends, this is the power of God. The message of the cross is. Shall we all rise? Yes, and Lord, I come to you. Let my heart be changed. Yeah.
pray that the Holy Spirit will give you a revelation of the cross in your life. Father, in the name of Jesus, Lord, I ask, Panginoon, inihiling ko sa ngalan ni Jesus, that the Holy Spirit, Lord, will give a brand new revelation of your cross sa buhay ng bawat isa. Lord, ngayon din, itinadalangin ko na magkaroon sila, Panginoon, ng pananaw, pangitain na nanggagaling sa iyo. As you close your eyes, I want you to remember, I want you to picture the Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. I want you to examine his head. There is a crown of thorns in his head. I want you to see the blood that is coming out of his hands. Hallelujah. Because of the name that is being struck on that hand. I want you to see his feet. It is also dripping with blood. Because a nail, another nail, has been, hallelujah, drawn to that feet. I want you to see his side. May makikita kang butas doon. Sapagkat yun ay tinusok ng isang sandalo. Tingnan mo ang kanyang mukha, mayroon siyang pasa. Sapagkat siya ay sinunto. Tingnan mo ang kanyang buong katawan, sapagkat siya ay ubat. Hallelujah. This is the Lord in all His shame, in all His pain, in all His suffering for you and for me. It is the way God says, I love you. I love you this much. Minahal kita hanggang dito. This is how I say, mahal kita. Mga kapatid, ngayong habang ito, let us tell the Lord we also love you. And we can only do that by embracing the cross. Let us embrace it. Tayo pong lahat ay lumapit sa Kanya. At yaposin natin ang Diyos na nakabayubay sa cross. And then sabihin mo sa Kanya, Lord, I am going to live by the cross, for the cross, and in your cross. The message of this cross is going to be the power of God in my life. Then I will be able to say, I am crucified with Christ. Never will I live again in my own way, in my own sentiments, in my own old life. I will live for you. If this is a desire of your heart, would you lift up your hands? I'm going to pray with you right this very moment. Lahat po tayo na kung alam mo na nangusap sa iyo ang Panginoon at sinabi niya, iapusin mo ang cross. Pasanin mo ito para sa atin. Then let us do that right now. By lifting up our hands to the Lord because we're going to pray. I'm going to pray now. Panginoon, Lord, ikaw na nakakaalam sa pamamalakad ng bawat isa. Lord, ikaw na nakakaalam sa espiritual na pamumuhay ng bawat isa sa amin. Lord, alam mo ang aming mga pagkukunwari. Alam mo, Panginoon, ang lahat ng naririto, Panginoon, na hindi namumuhay ayon sa iyong mga salita. Alam mo, Panginoon, kung sino ang hindi nagpapasan ng cross. Lord, sa hapong ito, inataas po namin ang aming mga kamay. Unang-una sa lahat, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat ang aming mga kasalanan ang nagdala sa iyo sa cross, Panginoon. Lord, we want to surrender our lives again to you. Amen. Panginoon, nais po na i-surrender, Panginoon, ang buhay ng bawat isa. Lord, sa hapong ito, we are going to become a part, a member of the fellowship of the cross. Lord, hallelujah, hindi namin ikahihiya ang iyong cross. Panginoon, papasanin namin ito. Iyayapusin namin ito, Panginoon.
And we will no longer be the same. Hindi na kami yung dati. Sapagkat kami, Lord, we belong to the fellowship of the God who hang on the cross. Salamat, Lord. Salamat sa freedom. Salamat sa kalayaan. Salamat sa bagong buhay. Dalangin ko na ang lahat ng naririto na hindi pa Panginoon nakakaranas ay naranasan na nila sa mga saglit na ito. Ang kapangyarihan ng iyong cross. Kapatid, sino ka man na naririto sa kauna-unahang pagkakataon, iyapusin mo ang cross. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, I will trust you. Lord, I will love you. Lord, I will honor you. And higit sa lahat, sabihin mo sa kanya, Lord, I will carry your cross. And then for the last time, I want you to say, Lord Jesus, I will love you, Lord, with all of my heart. Hallelujah. Panginoon at marami pong salamat sa ginawa mo sa aming kalagitnaan. Salamat sa kapangyarihan ng cross sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon. At salamat sa ginawa mo na sa puso ng bawat isa. Sa iyo, Lord, ay binabalik namin ang lahat ng papuri at pagsamba. Awitin po natin, minamahal, minamahal kita. Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after supper, he took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it, in remembrance of me. Ako'y manalangin. Panginoon, itinataas po ang tinapay na ito na simbolo ng iyong katawan, nabugbog, pinahirapan, nagtamo ng maraming sugat ng dahil lamang sa amin. Panginoon, salamat po sa kagalingan, kaligtasan na aming natamo ng dahil sa iyong kahirapan, Panginoon. Lord, we remember the cross. For all that it stands for, we just want to thank you, Lord, for the power of that cross in our lives. Lord, ganyan din ang kupang ito na simbolo ng iyong dugo, Panginoon. Lord Jesus, I pray na, Lord, ang dugong ito, Panginoon, ay binuhos mo sa krus ng Kalbaryo para sa kabayaran ng aming kasalanan. Hindi lamang iyon, ngunit sa mga pangako mo, Panginoon. Lord, salamat po sa kapangyarihan na idinudulot nito sa aming bagong buhay. Lord, sa iyo ang lahat ng kapurihan. Sa napakatamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Pwede na po kayong maupo. Mangyari po na i-serve na natin ang ating mga. Sin and shame, in love you pay.
Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa kaganapan ng iyong mga salita sa buhay ng bawat isa. Salamat sa kaulugan ng cross. And salamat, Panginoon, sa ginawa mo sa aming kalagitnaan. Sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba. Sa natatanging pangalan lamang ng aming Panginoon Jesus and everyone would say. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bago po ako matapos, nais kong makipagkita sa lahat ng cell group Sibolon after the second service. And then, pakitingin po ng inyong announcement sa likod. Ipagpaumihin niyo po na laging nagbabago ang date ng ating anniversary. Ang nakalagay po dyan ay 3rd and 4th of December. Dahil sa popular request ng marami na hindi raw makaka-attend dahil uuwi sa Pilipinas. Ngayon naman, mapapalitan uli yan. Kasi sumagot na po ang Novotel, wala na raw, hindi raw available ang 3rd and 4th, may nakapag-book na raw. And so, mapapalitan na naman siya, magiging no member siya. Third Saturday and Sunday of November. Kayo nung mga announcement ko, last Saturday and last Sunday. Nagkamali na naman ako. So it is third Saturday and Sunday of November. Well anyway, bababa po ang inyong contribution from 250 to 200. So nakatikip kayo ng $50. Okay? And so, mangyari po na para lang this week, actually tomorrow, pupunta ako doon at magbe-deposit ako ng paunang bayad natin. At kung gusto nyo na kayo ay makasama sa booking at para hindi nyo po kami pahirapan, ay magbayad na kayo. Gawin nyo pong $100 every month or $75 every month. Simula po ngayon, $75, then $75 sa October, and then another $50 pagdating November para hindi po mahirap. Okay ba? Pakilagay po doon sa designated offering. Tapos ilagay mo anniversary. Amen? Maraming salamat po. It's giving time. Sabi sa Long 6:38, give and it will be given to you. Later in. When we give, we must remember that the blessings God promises are not always material and may not be experienced completely here on earth, but we will certainly receive them in the future life with Him. Sabi dito, kung nagbibigay tayo ay hindi man natin
marireceive yung promise ni Lord dito sa lupa ay marireceive natin sa future life with Him. Sabihin, pag tayo'y nasa Kanya na, pag nareceive na natin yung eternal life, which is eternal life ay nasa atin na ngayon, pero